Hello guys, welcome back again to my channel. Last video na in-upload ko is regarding sa pagbabasa ng electrical plans, lighting, tsaka yung power layout plan. So ngayon, merong schedule ng buhos si mamayang gabi pala. Regarding dyan, si electrical contractor naman is ongoing yung preparation niya ng roughing ins doon sa slab. So silipin natin kung paano nila ginagawa yung roughing ins doon sa taas. So tara, samahan niyo ako guys. Mag-walkthrough tayo. So bago yan, alamin muna natin yung materials na kailanganin sa roughing ins. Ayan, yung tubo, yung junction box, tapos solvent na para kumapit yung pagdugtong-dugtong ng tubo. Tapos ito yung ayan, lock. Ito yung lock, tsaka ito naman yung nut. So ipakita ko sa inyo kung paano ginagamit to dun sa junction box. Kuha tayo ng sample. Yay! So ito, gagaya nito. Ayan, sa loob. So ito yung nut, ito yung lock para hindi siya matanggal. So kapag in-install na yung tubo, dito yan ipapasok. Ayan. Ayan. Pero lalagyan muna ito ng solvent para dumikit. So tingnan natin yung actual na installation nila. So ito guys, yung kung paano nila i-install yung tubo. Iniinit muna kasi para may pasok dun sa ilalim ng bottom bar. Ayan guys, ito yung area na bubuhusan. Nakikita mo yung mga junction box na nakalagay. Yun yung mga position ng ilaw para sa baba. Nakaipit na siya sa bottom bar. So dapat ang pag-layout ng roughing ins bago maglagay ng top bar. Kasi nahirapan silang magkabit ng tubo eh. So ito na, titingnan natin kung paano ikabit yung tubo. Ayan, lagyan mo na ng solvent para kumapit. Ayan, tapos na. So ayan guys, nilalakad na yung tubo. So kailangan yung tubo nakaibabaw sa biga, kasi bawal na bawal yan sa structural na isuot sa loob ng biga. So kapag pinasok mo yung tubo sa loob ng biga, i-re-rigid yung layout natin, kaya dapat nakalabas. So ito guys, meron na silang tapos na layout dito, yung area ng buhos hanggang doon, kasi putol-putol muna eh yung kabuuan ng floor. Ito yung stub out sa poste kasi merong outlet dito, so nilagyan na nila ng utility box para bago takpan maisama na sa buhos. So kung makikita mo, may titik dito, so yun yung linya ng formworks o yung forma na itatakip dito. So hanggang dyan lang kailangan. Kung maglalagay ka ng box, ito kailangan pumasok to dito sa linya na to. Kailangan hindi siya patama, kasi kailangan sakto lang. Kasi pag nagkataon, papabaklas yan, and then ipapakat to at pabawasan kasi nga labas sa linya. So hindi pwede sundin yung box kasi mawawala sa hulog naman yung forma ng poste, which is may reject sa structural. So kailangan mag-govern yung structural dito.
So ito guys, ito yung layout ng mga tower dito sa CR. So meron itong mga outlet for power provision para sa sensor tsaka sa hand dryer. So yun yung mga stabot na dyan, na yan. So kailangan maiangat yan bago mag-install ng Zocalo tsaka CHD. Kasi pag naiwan yan, babakbakin ni contractor yan.